Hello guys at magandang araw po sa inyo lahat. At for today's video guys ay pag-uusapan natin kung paano nga ba makapag-start mag-buy and sell gamit ang coins.ph. Sa halagang 50 pesos to 500 pesos ay pwede na po kayong makapagsimula mag-buy and sell. At siyempre guys ay kailangan munang application ng coins.ph. So, kung wala ka pang coins.ph, ay pwedeng-pwede po ito i-download sa Play Store. So, kapag na-download na yung coins.ph sa Play Store, ay kailangan nyo lang itong i-set up. Manghingi po yan ng ID, email address, at yung number nyo. At kapag meron ka na pong coins.ph, ay siyempre, kailangan mo itong lagyan ng laman. So, sa paglalagay ng laman, guys, ay meron po maraming paraan. So, isa na po dito yung paggamit kay GCash. So, kung makikita nyo sa baba, guys, merong cash in at cash out. So, mag-cash in tayo. So, pindutin natin yung cash in. So, dito sa kanilang cash in, guys, ay meron po silang Palawan, Western, Imlolliar at Metrobank. Pero pag ayaw nyo naman, meron din po silang e-wallets. So coins.ph, pwede po Pimaya at GCash. So yung ginagamit ko po guys ay ito po yung GCash. So para bang kapag cash in kayo guys ay pupunta tayo sa ating GCash at ipapakita ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera from GCash to coins.ph. At tara, punta tayo sa aking GCash. Tanan natin konti, nag-loading. So open ang GCash. So, ayan. So, pagka-open nyo ng GCash, guys, ay hanapin nyo agad ang dito, makikita nyo sa baba, bank transfer. So, pindutin nyo yan. Tapos, mapupunta po kayo dito. So, i-view all nyo lang, guys, dito sa baba, view all nyo lang para makita nyo si coins.ph. Ayan, at dito, hanapin nyo si coins.ph. PH. So hanapin niyo lang dito si coins.ph. So dito siya. So click niyo 'yan. Tapos ilagay niyo yung gusto niyo i-cash in na amount, kung magkano yung laman sa GCash niyo, kung ilan gusto niyo i-transfer papuntang coins.ph. So ilagay ko kunwari 100. So ayan. Tapos dito sa account name, ilagay nyo lang yung naka-registered sa coins.ph na pangalan at itong account number, yung number nyo na ginamit at saka itong dito sa send receipt to enter your email. So yung email nyo naman na active nyo, ginagamit nyo din sa yung sa coins.ph. So dito nakalagay, may 15 pesos fee po siya para makapag transfer sa coins.ph. Kaya much better kung malaki-laki yung ilagay nyo, kunwari 1,000, para hindi naman kayo lugi sa fee. So pagtapos na yan, pindutin nila yung send money at 1 minute lang po guys. So pinakamatagal 5 minutes. So instant yan eh, sa akin instant kasi. So pag pindut nyo ng send, ma-receive nyo agad sa coins.ph. So kapag nandun na sa coins.ph, punta na kayo sa coins.ph. So ayan. So yung kinasin yung pera sa para galing GCash ay dito po siya makikredit sa yung PHP wallet. So kapag meron po na kayong PHP wallet, pag may laman na yan, so mamili kayo dito sa mga crypto na nasa taas. Ito, BTC, ETH, BCH at XRP.
At yung meron pa yung tatlo, yung nadagdag dito. So mamili lang kayo niyan, anong gusto niyong bilhin. At sa pagbili guys, ay kailangan mo siyang bilhin yung crypto sa mura ang halaga at ibibenta mo naman sa mataas ang presyo. Kasi nakapokus po tayo sa buy low and sell high. So now, gusto niyo nang bumili ng crypto. So may napili na kayo dyan sa taas. So ang gagawin niyo lang ay dapat alamin niyo muna yung presyo ng crypto. Huwag agad bili-bili guys. Tingnan niyo muna yung presyo. So saan ba makikita yan? So kung makikita niyo sa baba yung crypto, pindutin niyo lang yan. Crypto. Ayan. So pag pindut niyo ng crypto, ay makikita niyo na yung price dito. So kung makikita niyo, tatlo po yung crypto na nagbaba yung presyo. So ayan, sa taas BTC, pataas siya. Ethereum, pataas din. At yung ito na lang, yung Bitcoin Cash, XRP at Kyber, ito yung mababa yung presyo. So ito po yung dapat nating bilhin. Pero dapat pag bubili tayo guys, at least man lang umabot yeah, kita yung negative 1. Dapat yan kahit at least man lang umabot ng 10%. So 10% pataas, yan po yung right time na bibili tayo ng cryptocurrency. So pindutin natin yung Bitcoin Cash. Kunwari ito yung bibili natin. So dito guys, tingnan nyo yung presyo niya. So ito yung presyo niya ngayon is 22,331. So ang dapat mong gawin dito guys ay dapat dito ka masya, kahit tingnan mo kahit na kahit mababa siya, pero kung titingnan mo yung graph, mataas pa rin siya. So dapat dito sa may bandang dito, hindi siya mapindot guys, dito sa may ano ba to, ito sa yan, dapat dyan sa may 16,000 guys, dapat yan po yung right time na bumili tayo. So paano ba yan? Hindi naman natin alam kung kailan yan mag yung presyo mag 16,000. So dito guys, yun yung sinasabi ko, antay-antay lang. So kailangan nating mag-abang na bumaba yung presyo, saka tayo bibili. At kapag tataas, yun din yung time na i-take profit. So ibenta natin yung nabili natin, tapos pag nabenta, mag-aabang ka ulit kung kailan bababa, tapos saka ka bibili. Ganyan yun pag pag buy and sell dito sa crypto coins.ph guys, sa o cryptocurrency. So isa pa yung advice ko sa inyo guys, dapat kunwari kung may pera kayo 1,000, ang may advice ko sa inyo, dapat huwag nyong ilagay sa isang basket lamang, para maiwasan yung malugi kayo ng yung maubos talaga yung pera nyo. Dapat diversify nyo guys, i-diversify nyo, dapat ilagay nyo sa kunwari ito BTC, ETH, BCH at XRP. So yung 250 dyan, 250 naman dito sa kabila. Ganyan yung gawin nyo guys, huwag nyong ilagay sa isang basket, para pag yung isa yung bababa, at least may isa naman tataas. Parang ganyan lang guys yung pinapoint out ko dito guys. Huwag ilagay sa isang basket yung investment nyo, kasi dito investment naman to guys eh. Kahit kunti lang yung ilagay nyo, pera pa rin yan. So nag-i-invest ka pa rin dito. So hindi ko naman kayo hinahype na maglagay talaga ng pera dito sa coins.ph. So sinare ko lang kung paano ba mag buy and sell dito
sa coins.ph. So isa po siyang si coins.ph guys ay isa pong exchange platform na pwede ka ditong kikita kahit wala kang ginagawa. So kunwari guys, example, paano ba bumili ng cryptocurrency? So example guys, bibili tayo ng BTC. So kita nyo yung BTC dito, isilik nyo yung BTC. Kunwari Bitcoin yan siya guys, kunwari yan yung bilhin mo. Tapos punta ka dito sa trade. Pagpindot mo ng trade, pindutin mo yung buy kasi bibili ka ng crypto guys. So ayan, pagpindot mo ng buy, ito po yung lalabas. So ilagay nyo dito magkano yung gusto mo. Kunwari 100 pesos. So pag sure ka na, slide to convert. At yung pera mo na one, yung balance mo sa PHP, kunwari may balance ka dito 1,000, tapos binili mo ng 100, magiging 900 na to. Tapos yung 100 dito na sa BTC. Pero may 5% po siya guys na transaction fee. So magiging 95 pesos na po yung magiging ay makikita nyo sa coins.ph wallet mo sa BTC. At ito pa guys, dito sa coins.ph guys, kunwari naglagay ka nga ng ano, example guys ha, kunwari gusto mo nang kunin yung agad-agad yung profit mo guys. Kunwari dito sa BTC naglagay ka ng 100. Tapos pagising mo kinabukasan, yung 100 mo naging 110. So gusto mong kunin yung 10 pesos. So pwede yan guys, pwede mo kunin yan. So paano ba? So punta ka ulit dito sa trade. Tapos dito sa trade, pindutin mo tong sell. Dito sa sell, ilagay mo dito sa baba yung PHP, ilagay mo dito yung 10 pesos. Ayan. Tapos kapag nalagay mo yung 10 pesos guys, slide mo lang. At yung 10 pesos mo na profit ay makukuha mo na yun at mapupunta siya sa PHP wallet. So kumita ka na ng 10 pesos, yung puhunan mo andun pa rin. So ganyan lang guys. Pag gusto mo talagang maniguro na kunwari nag-aalangan ka na baka bababa na naman, tapos may profit ka na na 10 pesos, gusto mo nang kunin, ganyan lang guys, ganuhin mo lang. At makukuha mo na yung profit mo, yung puhunan mo, itira mo. Pero pag gusto mo talaga, ayaw mo na talaga, kay nakita mo na gusto mo talaga i-withdraw, withdraw lahat. So yun pa rin yung gagawin mo, punta ka sa trade. Pagkatapos sa trade, pindutin mo ulit yung sell. Tapos convert all. Tapos slide. At lahat ng pera sa Bitcoin mo ay mapupunta po yan sa PHP. So kapag nasa PHP na po siya guys, kahit anong mangyari, kahit bababa yung BTC, hindi na po yan magagalaw. So stable na po yung PHP. Wala na pong mangyayari yan. Hindi na po yan mababawasan basta hindi nyo ginalaw. Andiyan lang po siya at maghihintay ka na lang kung kailan ka naman bibili ulit. So ito guys ha, kapag nakabili ka na, tandaan mo yung presyo, tapos antayin mo na tumaas, saka mo ibenta. Pero makikita naman dito guys sa history, kunwari nabalik ka ng 100, tapos bumili pag dito nakabili ka ng 100, makikita naman dito eh. Tapos tandaan mo yung presyo kung magkano mo siya binili. Maganda nga screenshot mo. Tapos pag tumaas na, saka mo ibenta. Kasi dito guys, pag nakabili ka na,
Ang kailangan mo lang gawin ay maghintay kung kailan siya ulit tataas. Kasi bumili ka ng mura, tapos pagtaas, saka mo naman ibenta. So yan lang po guys, ganito lang po yung technique dito sa coins.ph. So hanggang dito na lang at maraming salamat sa mga nanood at God bless. Alright, paalam!